Halo, Bro Jonto, Ustaz. Oh, Bro Atista. Oh, halo, Sana man gimana? ako tatang, Bro. Ano bang mamimensahe mo para kay Manding? May Wah, mensahe ka pa wala, kay Manding, Bro? wala kang comment na lang, Bro. Oh, sige, Bro. Go ahead. Sige, hintayin natin Bro, ano, Bro Atista, sana ba yung ano, yung sinabi mo na ayon sa Wikipedia na ang Big Bang Theory is real? Sige bro, na may chance ka ba kahapon na ano, itignan sa Wikipedia yung ano, yung tungkol doon? Ha? May chance ka kahapon na tignan sa Wikipedia yung ano, yung nakasulat? Or ano sa pakita mo na lang sa screen bro, kung makapag-screen sharing ka na lang para ano. Pare-parehas lang naman yung Wikipedia nating lahat siguro. Ay, naku, magbabasa tayo ng buong Wikipedia ngayong gabi. Hindi, Hindi ka na hindi, yung gano'n. ano na lang, yung nabasa mo na lang kung tinignan mo ba na ano. Hindi, ang sabi mo kasi ikaw maglalabas. Hindi Hindi bro, ako. So, ilabas mo, alin dito, sige, alin dito sa, ano, sa Big Bang sa Wikipedia na sasabi na, aling part dito ang sinasabi na real? Sabihin mo ang sentence at ilalantad ko yung sentence na mismo. Hindi bro, ganito. Ang unang-una bro, kung babasahin natin yung article ng Big Bang dyan sa Wikipedia, very ano yan, very scientific. Makasakit talaga ulo natin kasi hindi man tayo mga physicists dito. Mga kasi nagpatunay ka na, ano kaya, yun sa Wikipedia eh. So, ilalabas ko yung Wikipedia ngayon. Ayan. Ayan, ang Wikipedia about Big Bang. So, ito ay nasa article na Big Bang. Ayan o. Sige bro. Alin dyan yung ano bro? Alin ba dyan yung sa tingin mo ang yung hindi ka agree dyan sa sinasabi dyan? Actually, ngayon, nasa sentence sabi mo, ano? Bro, banggitin mo ang sentence dito na nagsasabi ng Big Bang Theory is real. Napatunayan na talaga na ito ay real. Saan dito? Lalabas ko yung sentence mismo. Bro, ano ah, hindi ko alam yung exact sentence dyan bro. Kasi kung babasahin mo yung kabuang article na yan, kung kukunin mo yung ano niya, yung yeah, ba? Asan yung kasi parang di tayo man tayo yung parang word for word na sentence, hanap ng sentence. Hindi man. Kung babasahin mo yung mismong punto ng article, kumbaga, no? Kung ano yung summary niya. Sinabi ko nga sa'yo, ang proponent niyan, bro, is a Catholic priest, di ba? Si Father George Lumat. Siya yung original na proponent niyan. Tapos, ano yan, over the years, parang dinevelop siya ng iba't ibang tao. Kasama na si Einstein, ba? Si Mr. Edwin Hubble. Yan. Marami silang mga observation, ba? Bro, bro, alam mo bro, kung observer lang, bro, daming observer. Diyan ngayon, pinaniniwala sa flat earth theory. Ngayon na? Sa tipa na ngayon, maniniwala sa flat earth theory. Ang gusto ko lang na ilantad mo ngayon, yung sinasabi mo na pinapatunayan ng Wikipedia na ang Big Bang Theory is real. Ah, bro, dyan daw. Oh, bro. Sinabi mo bang rin, bro? Atista, bro. Wait lang, bro. Para malinawan itong mga nanonood kasi parang ikinakapit mo yung pari na isa din sa contributor ng Big Bang Theory. Okay? Turuan kita kung paano namin tinatanggap ang aral ng Katoliko. So, kahit pa sinong pari, bro, sinong theologians ang magbigay ng kanyang theological opinion, walang problema. Pero does not mean dahil may paring nagbigay ng kanyang opinion, yan ang paniniwalaan namin. At yan ay totoo. Yan. Kasi sa aral Katoliko, we accept theological opinion, but there is dogmatic declaration. Hindi yan paniniwalaan yung mga opinion na yan. Kahit pa pari pa contributor sa Big Bang Theory, bro, hindi pa rin yan magpapatunay na totoo ang Big Bang dahil may paring nagsabi. As long as hindi sinabi ng simbahan, walang pahayag ang simbahan patungkol sa Big Bang Theory na yan ay tunay ang Big Bang Theory, hindi yan. Dahil ang turo ng simbahan, God made everything. Nasa dogma namin, yan ang pinakadugma namin. Ang Diyos, ginawa niya ang lahat, hindi ang Big Bang ang gumawa sa lahat. Diyos ang gumawa sa lahat, yan ang nasa dogma namin. Kaya kahit sinong pari pa, bro, kung sabihin mong may pari nagsabi sa Big Bang Theory, walang problema kung may pari. Hindi naman yan dogma ng simbahan. Opinion niya yan. Kahit pero, sinong... Andre, oh, bro, dyan do. Katunayan, dati, panahon pa ni Galileo, meron nga mga aniniwalang pari na ang, ano eh, ang Earth ang nasa middle of the universe eh, di ba? Ang Earth ang nasa center of the universe eh. Kami naniniwala nun. Kaya, pero ang tanong, napatunayan ba yon? Kami natuturo na parin gano'n, pero hindi napatunayan yon. Ang turo kasi sa simbahan mo dyan, do, ang mga bagay na hindi na nalaman ng simbahan, pwede yan ipaubaya sa mga siyentipiko. Pero, hindi yan nangangahulugan na tama na lahat ang sinasabi ng siyentipiko. Pwede mong paniwala ng siyentipiko as long as walang turo ang simbahan. Pero may turo ang simbahan about sa beginning of all time. God made everything, not Big Bang. Okay, so sa Catholic, hindi namin tinatanggap ang Big Bang Theory kasi meron talagang dogma na ginawa ng Diyos ang lahat, no? Pero pagdating kung gaano nakatanda ang panahon, sabi ng simbahan, pwede tayong makinig sa science kasi sila mayroon silang ginagamit na mga aparato para malitik kung gaano nakatagal ang isang bagay. Pero ano pa rin yan? Subjective pa rin yan sa kung ano ang i-rebuild ng Holy Spirit kung meron man. Kung talagang tunay yan, o di, paniwalaan natin. Pero as long as walang aral ang simbahan, kung gaano nakatagal talaga ang Earth,
pwede natin gampihin natin kaniwalaan yung mga theoretical opinion ng mga siyensya na ito ay ang mundo ay galing na sa 13 billion years from 13 billion years saka pa lang na nang nagkaroon ng Big Bang 13 billion years ago nagkaroon ng galaxy nag-expand nito nang sa ngayon. Oh bro. Masyado tayong humahaba. Isa lang naman ang gusto ko kay ano eh. Ate Hista eh. Ilabas yung sinasabi niya na sinasabi na Wikipedia na ang Big Bang is real. Yun ang... Ano nilang rin, bro? O yun ang hamunang kagabi. Yun ang challenge eh. Yun ang challenge. Oh, wala. Hindi niya mapapatulayan niya. Ayoko yung liko ng liko. Ang gusto ko talaga straight to the point, punto for punto. Ilabas mo ba yun? Dito na yung sa screen yung ano, Big Bang oh. Asan dito sinasabi na pinapatunayan ng Wikipedia na ang Big Bang is real? Nako, nag-mute naman siya. Sige, go, unmute. Sorry bro, in-mute ako yung host yata, hindi ako makasalit. Bro, at sa totoo, bro Jumbri, actually ang Big Bang, in-endorse na yan ng Pope Francis nyo, nung Santo Papa niya, 2014. Dami. Oy, atista. Sinabi na nga kanina eh, kahit Santo Papa pa magsabi, as long as walang dogmatic declaration, hindi tatanggapin yan. Hindi, ganito. Ang nilapas mo na lang dito, nasa yung ano. Tataposin mo na explanation ko, bro. Para... Sige, Marjando. Ganito, Marjando. Bro, yung sinasabi mo, bro, na inindorso ng Santo Papa, ipakita mo, basahin natin. Baka sige, ano, bro. Baka... Oh, ito, bro, John Rick. Baka maubos ang ating oras sa ano lang ha, kakaalibay lang ha. Bro Jando, pansin mo, tahimik lang naman ako, pinagsasalita ko lang kayo. Kasi ayoko ang humabay usapan natin hanggat maaari. Kaya nga gusto ko kung bibigyan mo kong pagkakataon, masasagot ko sana yung tanong nyo. Bilang ganito yung direkta na ano bro yung direkta na statement ng Papa bro ano saan natin makikita yon bro Junri paki Google oh sa lahat ng nakikinig yung Pope Francis endorses Big Bang theory ano siya statement niya noong October 24 dokumentado ba yan bro or ano yan statement niya ng ano ng Santo Papa bro public statement hindi may email bang nilabas din na dokumento na hindi sa Google kasi ang Google bro pwedeng iniba gusto ko yung dokumento hindi. Talaga Hindi bro, di ba ang Google naman, ginagamit nyo rin naman yan pagkausap niyo. Depende, yes, depende kung talagang patok sa pananampalataya namin, pero hindi lahat ang nasa Google pinapaniniwalaan namin. Hindi bro, kasi, ang nasa Google, lang, makikita mo doon yung public statement ng Santo Papa. Wait lang, pero Jenre. Wait lang. Baka ako lang kay Ate Hista. Yung sinasabi mong Pope Francis endorses Big Bang Theory, yan ba'y Catholic website o hindi? Bro, ano to? News outfit mga. Ayun nga, ayun ang pinapatubo natin. Ang isa kasi bro na tinwis ang sinabi ng Santo Papa galing din sa Google, yung sinabi niya nung sinabi ng Santo Papa sa kanyang nung sumakay siya ng eroplano tinanong siya about sa LGBTQ na malinaw ang sinabi ng Santo Papa doon. Ang sabi ng Santo Papa, kung ang isang LGBTQ sa kanyang sarili ay naghahanap sa Diyos, sino ba naman ako para tuligsain ang mga LGBTQ. Yan ang sinabi ng Santo Papa na naka-video 'yon. Pero pagdating na sa Google, ang sinabi ang nakalagay na iniano ni Santo Papa ni Pope Francis ang mga LGBTQ para ini-endorse. Mali, kaya nga hindi dapat paniwalaan lahat ang anuman sa Google. Dapat dokumento talagang galing talaga sa kanya. Huwag yung sa mga Google kasi pwede or baka pwede na iniba nila yung statement ng Santo Papa kasi yan ang nangyari doon sa LGBTQ niya na ano. Bro Jenry. Oh. Lahat naman tayo pati yung listener may Google. Sige, kunwari ita-type lang natin Pope Francis endorses. Sige, ita-type mo muna bro Jando, basahin natin bro ano yung pagkasabi. Paki-type lang Pope Francis endorses Big Bang. Pati yung mga listener din para lahat tayo. Kasi okay lang naman yan kasi wala namang aral kasi sabi ko nga kahit pa Santo Papa magsabi hindi naman paniniwalaan agad kung walang dogmatic declaration. Oh, bro, naiintindihan ko yung point mo bro, pero dito muna tayo sa sinasabi natin kung totoo ba yung statement o hindi. Masahin natin po dyan. Ngayon, ang Google kasi bro, parang ano lang naman, hindi naman yan news outfit na naglalabas ng sarili. Parang search engine lang naman siya, hindi naman siya, kumbaga, hindi naman sumusulat ng article ang Google, parang search engine lang yan. Nilalabas lang niya kung ano yung mga sinusulat ng ibang. Yes bro, Ateista, alam ko ng Google search engine. So tinatanong kita ngayon, yung sinasabi mo na nag-endorse ang Santo Papa ng Big Bang Theory, yun ba ay galing sa Catholic website o hindi? Hindi, bro, ito na lang. Sige, nag-Google nyo na ba bro? Ano yung lumabas ng mga ano? May nalabasan dito, NBC News. NBC News. Kasi current events. Ang NBC News ba? Ang NBC News ba sa Catholic website o hindi? Hindi bro, hindi yan Catholic website. Oh, ayan. Pwede itong gwetong gumawa. Pero bro, ang NBC News, current events yan. Mga NBC bro, News. Tanong ko ba? Ikaw talaga mag-ano eh. Bro, ito, NBC News, ito ba ang source ng Catholic pagdating sa aral o hindi? Hindi bro. Ang point kasi natin bro, kung totoo ngayon, bang... Ngayon, tanong. Ang hinahanap namin ngayon, yung dokumento na talagang ang Santo Papa ang nagsabi
na si, ini-endorse niya ang Big Bang Theory na totoo. Yung ang sa tupapa, so ba, anong surat sa tupapa, anong dokumento yun, yun ang ilabas mo, hindi yung news. Yes, at saka Brodando, hindi dapat, hindi porkit news kapatid, kasi nung nakaraan nga, sa Pilipinas, binalita sa lahat ng news outlet ng Pilipinas na ini-endorse ng Santo Papa ang gay marriage. Hindi mo pa nalaman yan? Sa Pilipinas, nung nakaraang taon, nga pumutok yun dahil inindoroso na daw ni Santo ni Pope Francis ang gay marriage. Kaya hindi porkit news outlet ang nagsabi niyan, paniniwalaan na kasi minsan tinitwist ng balita. Yes, parang kaya ganito. Regionre, parang ganito pa Regionre, parang ganito. Sample lang natin itong The Foreign Post. Ito ay newspaper. The Foreign Post na March 16, 2002, Volume 8, Number 370 by Gabriel Boyce. Ang sabi dito, the pontiff referred specifically to the crusades and to the 300,000 people who were burned at the stake in the Inquisition. Sinasabi dito ng isang ano, ng naturang newspaper na 300,000 people daw who were buried at the who were burned at the stake in the Inquisition. Pero hindi naman 300,000, 94 lang naman eh. In reality, no, 94, 49. Mukhang 49 lang yata, 49. Pero dito nakalagay 300,000. So it doesn't meaning brother ano, brother Atihista, na porket nasa news, totoo na. Kaya ito nga natanong ko sa iyo ngayon. Nasaan yung dokumento na mismo si Pope Francis talaga ang nagsulat, pirmado niya, na nagsasabi na ini-endorse niya ang reality nga, ang Big Bang Theory. Yun ang hinahanap. Ano? Kasi ba yung pininwal kahit pa, kahit pa. Sige. Sige, bro. Ito, bro. Unang-una, no, liliwanagin ko. Yung state, ang tanong dito, naglabas ba ng statement si Pope Francis o hindi? Yun ang unang natin itatanong. Wala na, may problema dyan, bro. Kasi naglabas din ang statement ang Santo Papa namin patungkol sa gay marriage. Bro, kaso lang, pagdating sa mga apos. Bro, pwede ba tapusin mo lang ako, bro? Bro, John Law, excuse po. Bro. Teka, nag-alibay. Nagpapaliwanag ako, bro. Hindi nyo kasi ko binibigyan. Atista, excuse po. Bro, John Law. Aljan, makikihidikahidingan siya sa comment section natin. Baka pwede natin siyang pagbigyan, sabi niya. Baka pwede ako kung makahingi ng 2 minuto. Kung po pwede lang naman sa inyo, bro. Sino yan, si? Si Atista po. 2 minuto? Oo, daw po. Ewan ko. Hindi ba ako ma-interrupt, bro? Kasi hindi ko maano yung gusto ko sabihin. Bro, ipangako mo ha, sa loob ng 2 minuto, ang sagot na hinihintay ko nandyan. Dahil pag wala dyan, ako, ayoko yung ganyan na pinaiikot lang ako. Isa yan sa pinaka-contract ko yung hindi mo tinukausap. Pag hindi mo tinukausap, ayaw ko sa taong yan. Ganyan ako, bro. Ibigay kita ng 2 minuto magsalita ka. At sana sa loob ng 2 minuto, mailabas mong hinahanap ko. Unang hinahanap ko sa iyong kasagutan sa challenge mo na sa Wikipedia, sinasabi na reality ang Big Bang Theory. Pangalawa, sinasabi mo na mali ang pagkaunawa ko sa fact. Kasi pagkaunawa ko sa fact kasi, totoo, reality. Mali yung patunayan mo mali yun. And then, ikatlo ngayon na statement, proven ha, statement ha, talagang dokumentado, pirmado ni Pope Francis ha, na ang Big Bang Theory is reality. Yang tatlo ang hahanapin ko sa 2 minuto mo. Once wala yan, automatic ka kick out ngayong gabi. Sabihin, ayoko na sa'yo. Okay. Ha, dahil mo ang oras ko, 2 minuto, sa akalibay lang. 2 minuto, bigo sa'yo. Sagutin mo ang tanong na ito. Bro, sige. Bro, Yando, bro. Simulan ka ng timer. Bro, ayoko yung paligoy-ligoy, bro. Sa punto por punto, ayoko sa punto por punto ang paligoy-ligoy, alibay. Once may diniklara kang salita, hahanapin ko yan sa'yo. Kaya mabibigay ako ng 2 minuto, no interruption. 2 minuto, ha? Magta-timer muna ako rito. Ako na, bro, mag-time, bro. Meron na ako rito sa pods. Mag-timer ka dyan, 2 minuto. Pag sinabi ko, start ka agad. 3 hahanapin ko, ha? 3 sa mga tanong ko, sagutin mo dyan sa 2 minuto mo. Sige. Brother Ali. Bro, walang problema, bro. Kaya lang, medyo nagulat ako sa request mo. Madami-dami yun. Parang kulang yata ang 2 minutes. Oh, yung kayo kayo kayo. Pero sige. Susubukan ko, bro. Ready ka na. Ayaw yung binibilog yung ulo ko eh. Kaya, ang maganda dito, sagutin mo yung 3 tanong ko. Una, saan sa Wikipedia sinasabi na ang Big Bang Theory is real? Pangalawa, nasaan yung sinasabi mong mali ang pagkaunawa ko sa theory na fact is reality, totoo? Patunayan mong mali ang unawa ko doon. Pangatlo, yung dokumentong pirmado ni Pope Francis na ini-endorse niya ang Big Bang Theory. Yang tatlo na yan ang hanapin ko sa iyo sa loob ng 2 minuto. Sige, Brother Aljan? Brother Atista, handa na kayo, no? Magsisimula po yung oras pag mag-umpisa po kayong magsalita at pag magsabi po ako ng stop, yun na po yung 2 minuto. Okay po ba, Brother Atista?
Bro, para tayong yung cut stop ni Boy Abundan ito, 2 minuto. Ah, sige. Bro, yung kahilingan niyo po sa comment section ko, marami pong nakakabaka. Bro, yung 2 minutes kasi kanina, yung bro, Google sabi na usapan namin. Excuse bro, bro, artista. Ayoko po ng bias dito, brother artista. No? Yung sabi niyo po dito is 2 minuto. Kaya oh, sige, 2 minutes. Wait lang, artista. Ang katotohanan bro, hindi na yan nangangailangan ng maraming oras. Tama. Kung totoo yan, 1 or 2 seconds is enough. No, I agree bro, pero madaming gustong ipapaliwanag si bro Gando eh, kaya kailangan mabilis tayo magsalita nito. Bro, kaya niyo po yan. Mo na, ipaging ko na yung kasi binasa ko na yung sinasabi mo dito. Idea lang, hindi sinabing totoo, idea. Bro, oh, Junry. Excuse po, Brother Junry. Pero sige bro, subukan ko bro. Ah. Madami yung sinabi niya, 2 minutes. Sige, subukan natin. Brother Artista. Maganda na po kayo. Pag nag-umpisa po kayo magsalita, start na po yung oras. 2 minuto. Start na po. Pag nag-umpisa po kayo magsalita, umpisa na po yung 2 minuto. Okay. Yung 2 minuto. Yung sa Google, no, pag ginugle natin lahat, lahat kayo nag-google, Pope Francis endorses Big Bang. Nalabas yan. Magkakaibang news update USA Today. Lahat ng mga reputable na news organization nilabas yan. Ibig sabihin, statement niya ni Pope Francis na sabi niya, ang Big Bang, siya yung ating explanation kung paano nagsimula talaga ang mundo. Hindi na natin ito maitatatwa dahil ang ebidensya dito ay yung parang tanggap na siya ng buong komunidad ng mga scientists. So hindi siya, wala siyang dokumento galing sa Vatican kasi hindi siya dogma, no? Ang nanggagaling na pinipirmahan ng Santo Papa, mga tinatawag nating matters of faith, no? Mga doctrines. Hindi naman scientific, hindi naman pumipirma si Pope ng scientific papers, no? Pero ang Vatican, meron siyang mga grupo na mga pare, meron yung Vatican Observatory, may mga scientists din na pare, no? Na maging sila, nag-a-advise yan sa pare in terms of matters of science, na sabi nila, Pope, mukhang ito nga yung medyo explanation na tanggap ngayon sa ng buong community. So ang Santo Papa na-realize niya siguro na mukhang undeniable kasi ang mga supporting evidence ng Big Bang theory. So kaya naglabas siya ng statement no October 2014 na hindi sinasabi niya na although tinatanggap niya ang Big Bang, sinasabi niya na hindi niya kinokontradict ang Catholic faith natin. Pero sinasabi niya na the Big Bang theory pati na rin yung evolution ay real, sabi niya. Pag binasa niyo yung mga nilabas ng mga iba't ibang news outlet na yan. Hindi naman kinontradict ng Vatican yan. Hindi na sinabi, walang sinabing ganyan yung si Pope. Binaliktad niyo yung sinabi niya. Walang ganong correction from the Vatican. Kasi napakadaling mag-fact-check yan kung nagsisinungaling ang isang tao o hindi. Libiruhin mo, napakadaling sinabi ba talaga o hindi? Diba? Napakadaling malaman yun kung nagsisinungaling ka o hindi. Itatype mo lang sa internet kung totoo o hindi. Diba? Pero siyempre, pipiliin mo rin yung mga lalang, papaniwalaan mo dyan. Sabi nga ni Bro Junry, hindi lahat ay tama sa nababasa mo. Kaya pipiliin mo rin, dapat masusi ka rin. Hindi lahat papaniwalaan mo. Tama yun. Yung fact versus scientific theory, pag kasi sa ordinaryong usapan natin, pag sinabi natin theory, parang nanghuhula lang, parang hindi sigurado. Pero sa mundo ng science, pag sinabing time facts. Okay. Sige, time na. Sige. Respeto na yung time nyo. Ayun. Abrojando. Ang tanong ko ha? Abrojando. Dahil natapos ng 2 minuto niya. Brojando, wait lang Brojando kasi wala naman tayong tutol doon sa pinagsasabi niya bro kasi sabi nga dito sa binasa ko sa inano niya ng news. Pero may may problema sa inilabas ng news na ito kung anong outlet of NBC News. No kasi sabi dito una Big Bang Theory and Evolution in Nature do not contradict the idea of creation. So idea lang. 'Yun ang pinahayag ni Pope Francis, hindi niya sinabi na sigurado ang Big Bang. Do not contradict the idea. So idea pa lang. Pero dito ako sa sinabi niya na hindi daw wala daw tumutol. Pero basahin mo yung sumunod na paragraph dito sa ikalawang paragraph, anong sinabi ng news? Dito ako nagtaka eh. Evolution, sabi ng newscaster. On contrary, it requires evolution in nature, saan ba yun na the pontiff is God created beings and let them develop in accordance with the internal laws that he has given to each one. He said, nasaan yun na pinakontra si Pope Francis at si Pope Benedict. Sabi dito, Big Bang Theory and Evolution in Nature do not contradict the idea of creation. So idea lang siya sa kung paano nagawa ang lahat. So sa creation sa because ang Catholic we believe in evolution, no, na nag-evolve ang bagay. Na hindi naman kasi automatic ang puno naging puno, nag-umpisa yan sa buto. So may evolution talaga, nag-evolve talaga, no? Pero 'yan ang idea dito ni Pope Francis na ang universe ba idea sa idealism o pwedeng hindi siya kontraryo sa evolution ang Big Bang. Yun lang idea pero hindi siya nagpapatunay na may Big Bang talaga. So dito ako nagtaka kasi sabi dito the Pope's remarks on Monday to the Pontifical Academy of Sciences appeared to be a theological break from his predecessor Benedict XVI, a strong exponent of creationism. So bakit may ganun kung wala pa lang bakit may ganun bro? Bakit lumabas dito sa news na to na
Benedict ni Pope Francis ang katayuan ni Pope Benedict XVI when it comes to that matter. Questionable ito kasi kung ipipilit mo ito, hindi namin ito paniniwalaan. Kasi pinalabas ng ano dito, pinalabas ng news na nagkakontra ang dalawang Santo Papa. Well, magkakontra man. Palagay na natin magkakontra. That is their hostile opinion. Hindi pa rin siya dogmatic declaration ng simbahan, bro. So, ito na ngayon. Babalik ko na yung tanong ko. Atheista. Dahil pinabigyan ko siya ng 2 minuto. Aking sinayang ang 2 minuto para sa kanya. Sige, unang tanong ko. Nasa ang paragraph sa Wikipedia sinasabi ng Big Bang is real? Pwede na ulit, bro. Pwede pa magsalita. Pwede pa. Raposo ka lang ulit mo. Sumagot ka na lang. Sa ang paragraph sa Wikipedia ang sinasabi mo na pinatunayan ng Wikipedia na ang Big Bang is real? Sandali bro, buksan ko lang yung Wikipedia ko bro. Yung mula sa first paragraph bro, basahin mo ang first paragraph hanggang sa second paragraph. Nandiyan ba sa first second paragraph ng Big Bang na ang Big Bang is real? Nandiyan ba? Kasi, basahin mo bro, basahin mo lang. Kung wala na, aminin mo sinungaling ka. Oh bro, aminin ko bro. Pero basahin mo, tapos sabihin mo kung anong pagkakaintindi mo sa akin. Okay, 2 paragraph ha. First two paragraph, sa first and second paragraph kung nandito ba ang sagot na ang Big Bang ayon sa Wikipedia is real. Okay, ito. The Big Bang event is a physical theory that describes how the universe expanded from an initial state of high density and temperature. Second paragraph. Various cosmological models of the Big Bang explains the evolution of the observable universe from the earliest known periods through its subsequent large-scale form. Ayun, sa 2 paragraph na yan, may sinabi ba dyan na ang Big Bang is real? O wala? Bro, sentence yung binasa mo bro, hindi paragraph bro. Paragraph sabi ko bro, hindi sentence. Sige, tinatin. Hanggang baba, hanggang ang haba ng pinapabasa. Bro, kasi nga bro, ano eh, yung request mo medyo... Sige, eh. Sabihin natin. Ayoko pa habayin oras. Ako ng oras ha? Okay. Mag-aasin naman ako ng oras ha? Pag ayoko nga halata ng oras mo eh. Ha? Various cosmological models of the Big Bang. Oh. Yan nga, tinatanong ko sa'yo, di ba, kanina, saang sentence dito para diretso na ako, ayoko na magbasa pa ng sobrang haba. Saan dito, sa sentence sa Wikipedia, sinasabi mo, na pinapatunayan ng Wikipedia na ang Big Bang ay totoo. Bro, ang ano mo kasi bro, ang hinahanap mo kasi bro, word for word eh, na parang letra for letra, no? Na, alam ko, ayaw na ayaw mo yan pag ginagawa sa'yo ng mga ibang sektang kausap mo. Diba? Nagkakalat ng letra for letra, nakakaunawa ko nung binabasa ko. Letra for letra, basta napatunayan dito, ilagay mo, ilabas mo ang sentence, na diniklara talaga dito na totoo. Hindi 'yun nagdadahilan. Ayoko 'yung nagdadahilan. Ito bro, kaya ko masinasabing totoo ang Big Bang. Kasi bro, kasi suportado siya ng mga sinabi diyan na facts na sabi niya, yan bro, sabi diyan sa second paragraph. Yung cosmic microwave background radiation na nasukat ni Edwin Hubble bro gamit 'yung telescope niya kaya siya sumikat. Nasukat niya 'yung mali nabanggit ko. Cosmic microwave background radiation. Isa siya sa mga prediction ng Big Bang ano kasi sabi ng Big Bang kung totoo yung Big Bang as a scientific model, dapat makikita natin tong radiation na to pag tinignan natin yung buong kalawakan. Ano no? Kumaga, na-predict ka, bro. Ginagamit yan sa pag-study. Wala namang sinabi dyan na pinapatunayan ng cosmic microwave background radiation na ang Big Bang ay totoo. Ginagamit yan sa pagsasaliksik patungkol sa Big Bang. Ikaw talaga. Sisinungaling ka ba? Bro, alam ko mahirap maintindihan pag hindi ka talaga scientific. Mahirap. Nakunawa ko sa binabasa ko. Ito, basahin ko ha. Tingnan nyo ha. These models offer a comprehensive explanation for a broad range of observed phenomena, including ayun, the... Ayun, bro. Yun na lang. Yung sentence na yun. Para hindi na tayo haba. Ayun, sabi. This model explains a broad range of explained phenomena. So, ibig sabihin, kaya niyang ipaliwanag... Ano yung observed phenomena? Yun yung data sa science na pinag-uusapan natin. Anong unaw mo sa observed phenomena? Yun, yung cosmic microwave background. Isa yun. Yung nakita natin cosmic ba? Microwave. Oh, isa yun. Sinasabi niya na? Yun ang sabihin ng observed phenomena? Oh, na-observe natin yun. Yung cosmic microwave background radiation, na-observe natin yun. Pangalawa, yung ano yun. Teka. Huwag ka magpaikot. Tama ba yung observation, Brother Angel? Sandali bro, tinatanong mo kasi ako eh. Dapat patapusin mo ako kung tatanungin mo ako, bro. Para hindi naman sinabi niya, yung katagang observed phenomena is proven na yun, na totoo? Bro, ganito bro. Kung pwede mo lang patapusin para naman... Brother Testa, excuse me po, sa lahat na. Pakibigyan po natin ng oras naman po si Brother Angel magsalita. Okay lang po ba? Sige, bro Angel, go bro. Sige, Bro Angel, pakiano na lang, pakiadress. Yes po, no? Okay. Sa lahat ng mga ano no, walang pagkakaiba doon. Malinaw po yung sinabi ni Bro Junry kanina.
yung dati ng binigay ni Pope Francis, akala same-sex union, akala same-sex marriage. Yung same-sex union na yun, ibig sabihin lang nun, rights of the LGBTQ, karapatan, union. Pag same-sex union, so dahil dun sa hindi naliwanagan ng ibang tao, akala same-sex marriage. Pero pagka intindihin mo mabuti yung same-sex union, na sinabi niya, union nga eh, ibig sabihin nun, yung mismo yung batas na magbibigay ng karapatan sa mga LGBTQ. Pero anong naisip ng mga tao? Akala nila same-sex marriage. See, ganyan din po yan, evolution is just an idea. Tandaan mo kapatid, napakalinaw yung tinatanong ni Bro Jando sa'yo. Kailangan before you, bago mo ilatag yan, kailangan unang-unang sasabihin yan, totoo ito. This is real, okay? And this is real na ito yung hindi na God ang nag-create. Kasi ang ginagawa mo, yung mismong Big Bang mo, inaano mo dun sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Mali. Nangangapapa to eh. Yung kanyang reference. Nangangapapa. Mo, pinipilit mo yan, pinapasok mo sa utak ng mga Katoliko ngayon na nag-ano, na totoong God, walang God. Mali. Ang sinasabi dyan, liwanagan mo mabuti kapatid. Pinapaliwanag, may connection yung idea nyo lang. But doesn't mean that's real and there's no God. Walang ganun bro. Walang ganun na there's no God and Big Bang is true. No. Pinapaliwanag dyan, intindihin mo mabuti. Marunong ka bang umingles? Intindihin mo mabuti yung mga sinasabi dyan na pinag-aaralan lang yung Big Bang Theory. But it doesn't mean it's true and it doesn't mean there's no God. Kaya nga theory. Yes, kaya nga idea. Sabi ni binasa ko nga yan, NDC. Binabasa ko. This yo, idea. Nasahin niyo po yung karugtong. Yan yes. Yung sagot. Karugtong po, nandyan yung sagot. Diga. Huwag mong i-ano yan para sa Big Bang Theory that there is no God because of the Big Bang. No. Walang ganun sinasabing there's no God, Big Bang is true. Walang ganun. Yun ang anuin mo. I-prove mo sa amin, there is no God, Big Bang is true. Yun ang yung ibigay mo sa amin. Bro Angel, no okay. Bro Jando, pakibasa ng ano po, pakibasa Bro Jando ng after that. Yung however physics currently lacks a widely accepted theory of quantum gravity that can successfully model the earliest condition of the Big Bang. Ibig sabihin, ay kahit na yung ano, hindi pala definite. Ibig sabihin, that is a theoretical also. Hindi pala yung idea. Hindi paniwalaan yun. Kasi kung sa Tagalog pa, gayon pa man, ang pisika ay kasalukuyang kulang sa malawak na, tinanggap na teorya ng quantum gravity na maaring matagumpay, na maaari. Pero ibig sabihin na, yun na talaga yun. Ibig sabihin, kumbaga, konsepto na nila, puro-puro lang. Nangangapa pa, Brother Romel? Bro Angel. Sige po. Pwede bang sumagot kayo, Bro Angel? Yes, sige po. Oh, bro, ano, actually bro, kung binasa mo yung statement ni Santo Papa, no, ang sabi niya hindi naman conflict ang konsepto ng Big Bang at evolution as a scientific theory sa paniniwalang Katoliko. Kasi ang Big Bang, hindi naman niya talaga pinapaliwanag kung saan nanggaling ang mundo. Kumbaga, hindi niya sinasagot yung mga tanong patungkol sa why, kung saan tayo galing. Hindi ibig sabihin din na walang Diyos, naniwala ka sa Big Bang, ibig sabihin walang Diyos. Hindi, kasi ang sinasagot lang naman ng Big Bang kung paano nagsimula yung physical universe natin. Wala siyang sinasabi na walang Diyos, hindi totoo ang Diyos. Bro, kasi ang Big Bang Theory, nagawa yung Big Bang Theory in against sa paniniwala ng Katoliko na God made everything. Oo, ano lang yung bro, nagkataon kumbaga, hindi siya dinevelop para sa Katoliko. Kumbaga ano yan, naging parang consequence na lang siya nung theory. Ano? Kung siyempre may mga masasagasaan tayo ng mga paniniwala. Sabi kasi theory, bakit mo nilalako ang Big Bang Theory, i-theory? Kaya pag sinabing theory, need to be proven. In-approved, na-approved na ba? Ito bro, ito pa yung isang assignment sa akin ni Brother Jando. Bro, kasi ang salitang theory sa science, yung unang theory sa science, iba ang gamit niya bro. Hindi na patunayan. Hindi talaga ba nandang magsasagot. Nagbigay siya ng sagot sa iyo bro, sa tanong mo, binigay niyang sagot ang sinabi dun sa BBC. Hindi naman sinabi dun sa BBC, natunay nga ang Big Bang. Sabi nga, hindi siya kung kadig sa evolution. Kasi may mag-submit lang ako ng assignment ko kay Brother Jando, yung fact versus theory niya, kahapon pa yun eh. May assignment kasi si Brother Jando sa akin eh. May assignment siya sa akin na fact versus theory. Bago yan, at least ngayon, napatunayan na yung unang sinabi niya na pinapatunayan ng Wikipedia na ang Big Bang ay totoo, mali. Pangalawa. Hindi ako sangayon bro kasi si Pope Francis. Nice, sinabi na nga dito, binasa na ni Romel Palma eh. Hindi bro. Siguro, sige, para sa'yo bro. Pinag-aaralan pa eh. Ito ngayon, pangalawa. Pinapalabas niya kasi mo dyan to. Pinapalabas niya, tama ang Big Bang Theory dahil sa sinabi ni Pope Francis. Hindi, hindi rin bro, hindi rin yun ang sabi ko bro.
inunawa mo ba? Tama ang Big Bang kasi nga sinusuportahan siya ng madaming ebidensya. Ngayon ang mga ebidensya na to, hindi pinag-aralan ng mga scientists. Walang ebidensya sinasabi. Pinag-aralan to. Hindi ba? Yung ginamit mong cosmic microwave background, hindi siya pinag-aralan. Ito, isa ito sa mga ginagamit na pag-aaral, yung cosmic microwave background. At saka yung light element, saka yung large scale structure. Bro Jando, mahirap yata kung mas malulunong pa tayo sa mga scientist. Na yes, talagang mahirap na ano. Ang science na mismo nagsasabi na it's not real. Hindi bro, kasi kinukontra mo ang sinasabi ng mga scientist, bro. Bro, yan ang problema. Bro, Tista, excuse ako bro. Wala akong kinukontra. Teka. Inungaling to tao. Hoy, wala akong kinukontra. Itinahahayag ko lang na ipinaliliwanag pa ng mga scientist ang Big Bang Theory. Hindi bro. Tanggap na yan ng mga scientist, bro. Ikaw lang. Asan dito? Bro, sige, lahat ng nakikinig. Asan dito? Na ang Big Bang is real. Asan nga? Sabi mo, pinapatunayan bro, na ng lahat ng mga scientist. Sige, asan ang statement ng scientist na Big Bang is real? Bro, relax lang, bro. Ikaw naman, magkana mamagalit. Wala ka napansin kay Anita. Ako kasi oras din, ay naksay mo kasi oras eh. Bro, Jando. Bro, ito. Ang napansin ayoko kay yung mga paligoy-ligoy eh. Asan? Bro, Jando. Ano lang ako napansin kay Anita. Lagi sinasabi, Google. Kasi bro, kasi kayo gumagamit din kayo ng Google. Ano ba nagsaliksik muna bago ka umarap sa amin? Bro Jando, may isang katanungan sa kanya bro kasi pinipilit niya talagang totoo yung Big Bang Theory, pwede ba? Eh, hey, ano? Okay. Brother, ano yung pangalan? Atiesta. Okay, Brother Atiesta. Ano ba yung basihan para ma-prove o mapatunayan ang isang teorya ay tama? Is it scientific evidence or not? Ay, wala na. No. Salita ka! Brother Atiesta, simple lang tanong yan po. Ano ba yung basihan para mapatunayan o ma-prove that theory is tama yon? Scientific evidence ba or not? Ay, nakamute. Pinasagot niya dito is ano eh. Pagsasaliksik eh, ito yung nasa liksik. Na isa sa mga pinag-aaralan ay ganito. Yung kanyang mga, yung kanyang light elements, yung cosmic background, pag-aaral pa to eh. Sabi niya, pinag-aaralan ng lahat ng scientist. Sige, ilabas. Bro, may tanong si Brother Aljan kung pwede kong sagutin sana para... Eh, may si Romel yung tanong. Si Romel, sige, go. Ah, si Romel ba yun? Si Romel. Romel, ganito, pag sinabing scientific theory, ang iba ang gamit niya sa ordinaryong gamit nating mga tao. No? Pag sinabing theory, bro, hindi yan yung tanong ko, bro. Bro, excuse me. That's not my question. Ang tanong ko po, ano ba yung basihan para mapatunayan o ma-prove that the theory or hypothesis is tama o dapat paniwalaan? Is it scientific evidence or not? Oh, scientific bro. Kumbaga, masasabi nating tama isang theory kung maraming ebidensya ang sumusuporta sa kanya, maraming data o observation or facts. Mm-hmm. No? Kunwari yung gravity, example ko na lang, gravity. Ano ba ang mga sumusuportang observation o facts pagdating sa gravity? Lahat ng bagay, pag tinapon mo sa taas, bababa. Lahat pababa, di ba? Pababa. Yes, yung mga observable yan, tama yan. O, ngayon, dahil tama yan kay Newton. Tama yung gravity ni Newton. Dahil kay Newton, na-observe niya. May follow-up question is this. Dahil pinipilit mo talaga na totoo yung Big Bang Theory, what is your scientific evidence to prove that Big Bang Theory is true? Ayun bro, ayan, nandiyan sa ito, isa-summarize ko 'yung nandiyan sa Wikipedia bro, na nakalagay diyan. Sagutin mo lang direkta bro, wag ka nang paligoy-ligoy pa. Ano? Oh, ito bro, cosmic background microwave radiation, Doppler redshift. 'Yun lang 'yung medyo naintindihan ko. Meron pa isa cosmic? Yung what is that cosmic? Ito bro, ang sabi kasi bro, ang prediction kasi ng Big Bang bro, sabi niya pag totoo. Ano 'yung cosmic? Oh bro, ito nga pinapaliwanag ko bro. Pag sabi ng Big Bang Theory bro, bago pa natin na-discover yung cosmic background microwave radiation, sabi niya, na-predicto ng Big Bang na kung totoo ang Big Bang model natin, pag tinignan natin ang kalawakan, makikita natin itong cosmic background microwave radiation na to. Which is na-confirm to ng ano, ng scientific instruments natin na meron dyan siya, totoo siya. Pangalawa yung Doppler redshift. Doppler redshift na tinatawag. Yung parang, yung konsepto ba ng Doppler na, kunwari, habang lumalayo yung mga galaxy, parang nag-shift siya into ano yung sa red spectrum, no? Kasi parang yung ambulansya na papalapit sa iyo, parang mas lumalakas siya habang lumalayo, parang humihina. Ganon din siya sa pagkonsepto ng ilaw. Yung ilaw habang lumalayo siya, mas nakikita nag-shift siya into red shift na tinatawag, no? So ibig sabihin nag-e-expand yung mga galaxy. Which is another prediction ng Big Bang na kung totoo ang Big Bang, ito yung dapat nating makita, no, sa physical surroundings natin. So maraming ano, yun yung mga observation kung kaya matibay ang Big Bang model, ano.
Ngayon, ibig ba sabihin ito, ito na ang ating ultimate explanation? Hindi. Ibig ba sabihin ito, walang Diyos? Hindi. Ang sinasabi ni Pope Francis, hindi ito contradict sa paniniwala nyo bilang Katoliko. Hindi ibig sabihin na walang Diyos. Hindi ko rin sinasabi na walang Diyos dahil sa Big Bang. Yun, nililinaw ko lang ha. Pareho kami ng sinasabi ni Pope Francis. Ang Big Bang, pinapaliwanag lang niya kung paano nagsimula ang physical world. Hindi nito sinasabi na hindi ito ginawa ng Diyos. Pwedeng ginawa ng Diyos, di ba? Hindi ko sinasabi. Mali, mali, mali ka talaga. Ang sinabi ko, Francis, batay doon sa ginamit mong NBC News na ang paliwanag nila about sa Big Bang Theory, hindi siya kumukontradict sa God's creation. Oo, sabi tama niya. Sabi niya yun. Pakinggan mo muna. Sabi niya yun na ang paniniwala nila patungkol sa Big Bang Theory ay hindi contradiction sa God's creation. Oo, sa Big Bang yun, kinokonfirma ba ni tama, Big ni Pope Francis na ang Big Bang Theory ay totoo? Oh, bro, kasi nga convincing siya. Convincing siya sa mga kinokonfirma ba nito? Pero hindi kinokonfirma ba ni Pope Francis sa salitang 'yon na ang Big Bang Theory totoo nang sabihin niya na ang paniniwala nila sa Big Bang Theory ay hindi kasalungat sa God's creation? 'Yun ba isang patunay na kinokonfirma na ni Pope Francis na ang Big Bang ay totoo? Meron ba salitang nakalagay doon, Big Bang? Bro, ganito ha. Ano ako? No, no, answer me po. Wala, wala. Hindi. Oh, kasi nga, kung babasahin nyo, Brother Angel. Huwag ka muna sumagot, Brother Atista. I'm just asking categorical question. Pero siyang binanggit nun, Big Bang Theory. Yes, it's real. Meron, wala. Oh, yan. Kinote siya dyan. Meron, wala. Oh, just article, bro. Kinote siya dyan sa article. No. Big Bang, saan mo? Sinabi ba ni Pope Francis na ang Big Bang is real? Bro, basahin ko na yung article lang, bro. Bigyan nyo lang ako ng time. Exact word, that is lang. Real. It's true and real. Bigyan mo kami. Brother John, ito, bro. Ito yung quote sa statement. Ito yung quote sa statement ng NBC News. Ano? Hindi yung connection lang sa God creation, ha? Kundi yung sinasabi. Hindi. Real, ha? Word real, ha? Pakita mo sa amin. Ito yung statement ni Pope Francis at the beginning of the world is not the work of chaos that owes its origin to something else, but it derives directly from the supreme principle that creates out of love. The Big Bang that today is considered to be the origin of the world does not contradict the creative intervention of God. Mayroon ba nakalagay Israel dyan? Bro, ano to? Bro, yung ano naman tayo, di ba tayo letra po letra dito, ano? Letra po letra. Ano ba yung sentido common ng statement ng Pope Francis? Dinedeny ba niya? Sandali lang. That's an explanation. Ang tinatanong na connection, explanation. Ang tinatanong ko sa iyo, yung real, yun ang gusto mong patunayan sa programa namin. Yes. Sabi ko ng skill. Mayroon ka mag-sabing Israel. Pakinggan niyo po yung sabi ng binabasa ni ano, ha, ni Atihista. Sabi ganito, the beginning of the world is not the work of chaos. Ano? The beginning of the world is not the work of chaos. Big Bang is chaos. Kasi nga, bro, ang Big Bang kasi, bro, hindi naman niya pinapaliwanag talaga kung paano tayo nagsimula. Bro, ayun hindi siya pa sa science. Tama na, bro, Jando. Wala sa dito. Excuse ko, bro. Tama na, bro, Jando. Bro, basta ako, kakampi ko si Pope Francis nyo. Bro, Atista, pag may sumakog ba ang resulta, kaayusan o wasak? Yan ang tabang tanong dyan. Bro, parang kay Soriano ko yata narinig yan, bro. Medyo misconception sumabog yan, bro. Sumabog ka? Hindi. Ang pinagbabatayan ko, yung five bombang sumabog. Tanong ko sa iyo. Pag may sumakog ba, ang resulta ba, kaayusan o wasak? Bro, pag ordinaryong bomba na alam natin, kaguluhan. Pero ang Big Bang... Ay, malaking putok ito dahil Big Bang eh. Yung Big Bang, bro. Ano bang Big Bang? Bro, I'm sorry. Big Bang sa atong ito. Bro, wala dyan sa Wikipedia na ang Big Bang ay malaking... Hindi. Ang sabi dito, sa binasa mo, the beginning of the world is not the world of chaos that owes its origin to something else. But it derives directly from a supreme principle that creates out of love. Yan. Bro, hindi. Agree ako sa iyo, bro. Agree. Ano? Hindi pwedeng yung pagsabog hindi order. Ano ang tinutukoy itong something else? Ano ang tinutukoy itong something else? Bro, una-una, agree ako talaga sa iyo na pag may sumabog, ang kahihinatnan noon, kaguluhan, hindi kaayusan. Agree ako doon. Correct, yun pala eh. Ngayon,
kung binasa mo yung article sa Wikipedia kung ano bang Big Bang, walang sinasabi dyan na ang Big Bang ay pagsabog gaya ng pinag-uusapan natin na pagsabog. Ngayon, kung sasabihin mong mali ang Wikipedia, eh, mas, siguro doon ka nalang makipagtalo sa mga scientists. Mali ang Wikipedia eh. Oy, ikaw talaga ang ano mo ha? Teka. Walang sinabi ang Wikipedia na ang Big Bang ay totoo. Bro. Ano sasabihin sa akin na gagawin ko sinungaling ang Wikipedia? Wala namang sinabi ang Wikipedia na ang Big Bang ay totoo. Kanina pa kita hinahanapan. Bro, ebidensya ko na ang Big Bang ay totoo. Wala pa. Yan ang hinahanap natin kanina pa sa kanya. Big Bang is real. NAT na. Sabi ko wala na. Wala na. Maibigay. Wala. Bro, nalala yung pagkausap niyo yung mga sulpot, bro. Sabi, saan mo mababasa sa libro yung Katoliko, di ba? Parang tawa tayo ng tawa, di ba? Parang walang katuturo yung tanong eh. Parang letra for letra. Hey, ilabas natin sa Biblia. Ito, naghahanap ka ng Biblia. Kasi bro, negative ko. O ngayon, ayaw mo na letra for letra. Basta yung letra for letra, Katoliko. Ayaw mo na letra for letra. Ikaw nagsasabing is real, totoong Big Bang. Ngayon, hinahanapan ka namin lang letra for letra. Basta Katoliko. Ayan, Katoliko ha. Nasa Biblia, Katoliko. Totoo siya in the sense na yung mga supporting evidences niya ay tumutugma. Yun ang real siya in that sense, di ba? Kasi nga, lahat ng prediction niya, tama. That's why it's real, di ba? Kasi kung sinabi namin Katoliko ang totoo, may ebidensya. Ayan o, babasa dyan o. Meron may ebidensya. May babasa dyan, Catholic Church yan. Ikaw ang pinahanapan natin ngayon. Ikaw ang pinahanapan natin ngayon. Sabi mo kasi, pinapatunayan ng lahat ng mga science. Sige, nasa nang statement ng scientist that Big Bang is real. Actually, lahat ng ano no, may mga grupo ng scientist sa buong mundo, lahat sila suportado ng ang Big Bang no. Ang dami mong daldal. Bro, nasa na Google mo na lang, bro. Ano ba naman 'yan? I-Google mo na lang. Bro, lahat daw. Bigyan mo kami ng nagsasabi lahat. All scientists believe in Big Bang. All. Ano, mas malaking percentage. Wala kang ebidensya, puro ka kwento. Bro, ito ay search mo ang ano ang grupo ng mga scientists kunwari sa Amerika, yung American Academy of Sciences. Tignan niyo kung anong level of support na. Ano yan? ATS website na naman yan. ATS website. Hindi bro. American Academy. Ano to bro? Grupo ng ano to? Grupo ng mga scientists sa Amerika kunwari. American Academy of Sciences. Oh. Saan dito nakalagay dito na ang tapos, ano? I-Google mo level of support. Kalagay mo level of support ng Big Bang among scientists. Ganun na lang level of support ng Big Bang among scientists. Tingnan natin. Magando. Ako, matagal na ako nakikinig sa mga cosmological explanation. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya kasi yung scientist sa Japan, kinukunta na niya ang Big Bang dahil sa nilabas nila ngayon na web, na James Webb sa Kalawakan na nakikita halos lahat ng galaw sa Kalawakan. Eh, napatunayan ng James Webb na bali ang Big Bang. Oh, James Webb Telescope? Oo. Ganto na lang bro. Maraming chismis sa internet ano. Ganto na lang. Ayan, chismis pero maraming chismis. Marami talaga, marami. Mag-ingat tayo. Pero ginagamit niya. Internet chismis. Oh, pipiliin natin. Ayan, so yung ginagamit niya ngayon, chismis rin 'yan. Hindi. Ito, yung binibigay ko sa inyo. Ako, hindi ko sabihin chismis, hindi. Bahaya kung kayo ang magdesisyon. Ayun, inamin mo rin. Hindi bro. Tinamaan bro. Oh, maraming kismis bro, sabi ko nga sa iyo. Agree ako sa inyo, maraming. Yung sinasabi mo ngayon. Sabi ko bro, pipiliin natin. Kaya nga napakaliwanag ang sinabi ng binasa mo kanina. The beginning of the world is not the work of chaos. That is origin to something else. Yung something else na tinutukoy dito, yung sinasabi na Big Bang that today is considered to be the origin of the world. Sabi ni sabi ni Pope Francis, natumbok mo, tama. Sabi nga, the beginning of the world is not the work of chaos. It's origin to something else. Yung something else na binasa mo rito, referring yon sa Big Bang Theory na considered today. Considered today, iniisip lang ngayon, hindi pa napatunayan. Mali, Brandiando. Sorry. Mali pala ako. Ano ang ibig sabihin itong not the work of chaos that owes its origin to something else? Ano yun? Ano yung ibig sabihin nun? Kasi nga, ang Big Bang bro, considered today na explanation ng physical universe kung paano nagsimula. Ang tanong ko sa'yo ba, ano ang tinutukoy ng katagang chaos that owes its origin to something else? Ano tinutukoy?
Sapat sa ano no, sa personal view ni ano yan ha, ni Pope Francis na ang tingin niya. Ito ang personal ng personal naman ni Pope Francis. Ikaw talaga. Ha? Eh bro, statement ni Pope Francis yan. Yun nga. Ano ang tinutukoy ni Pope Francis? Ang gulo naman ito. Oriented to something else. Ano tinutukoy niya doon? Bro, ito statement ni Pope Francis itong pinag-uusapan natin. Hindi ko ito yung statement. Sabi niya, yung origin, not due to chaos. Kasi nga naniniwala si Pope Francis na pwedeng galing sa Diyos pa rin ang Big Bang. Ulitin ko ang tanong. Ano ang tinutukoy ni Pope Francis na sabihin niyang the world is not the work of chaos that owes its origin to something else? Naniniwala pa rin si Pope Francis sa creationism. Hindi. Yun nga, yun yung ibig sabihin nun. Ano ang tinutukoy niya? Ano ang tinutukoy niya na ang beginning of the world hindi gawa ng chaos that owes its origin to something else? Ano yung something else na tinutukoy ni Pope Francis na hindi yan ang gumawa ng beginning of the world? Ano yun? Ang sa tingin ni Pope Francis na hindi lahat nagsimula sa isang physical lang na Big Bang, ang sabi ni Pope Francis. Pwede pa rin, nandiyan pa rin. Ayoko yung paligoy-ligoy. Bro, hindi mo naintindihan yung paliwanag ko, bro. Iinis na ako sa iyo eh. Pag hindi ka pa tinutukusap, ban ka na rito. Ulitin ko ha. Ano ang tinutukoy ni Pope Francis sa binasa mo? The beginning of the world is not the work of chaos that owes its origin to something else. Ano tong something else na tinutukoy ito ni Pope Francis, sabi mo? Sabi na, yung something else na yan, bro, yun yung explanation na hindi patungkol sa Diyos. Kasi nga, ang gustong sabihin ni Pope Francis, nandiyan pa rin ang creation. Ano explanation na hindi patungkol sa Diyos na naging beginning of the world? Hindi something other than creationism. Yan yung gusto niyang sabihin. Hindi something ayoko na. Pinagliligoy-ligoy lang tayo. Diretsuhin ko na kayo lahat, ha. Ang ibig sabihin ito ni Pope Francis, ang Big Bang Theory mismo, paligoy-ligoy ka pa.